Another scooter from Bristol Motorcycles. Let's all welcome the Bristol Vantaggio 2. One of the best Pucci collection. Ano nga ba yung mga specs and features ng motor na to? Tara, tingnan natin. As you can see, very classic yung look ng bike. So sa malayo, unang kita mo sa motor na to, pagkakamala mo siyang Vespa. Pero pagka malapit na, makikita mo ibang-iba yung details. Price point, malayo yung difference nila. O Bristol Vantaggio 2 has an SRP of 178,000 and naka-promo sila 158,000 pesos. And it comes with 3 different colors. Meron itong kulay red, meron itong kulay black, and this one, white color. Very typical type ng classic bike, pero this one is very compact. Dumuno tayo sa engine specification. Meron siyang 149 cubic centimeter displacement, liquid-cooled single cylinder, and 4 valves. So kung kukumpara natin dun sa previous Bristol Vantaggio na 2 valves, mas powerful tong isa na to. And it produces 16.2 horsepower and 14.2 newton meter of torque. So ganun ka-responsive yung motor na to. And sabi ko nga, pwedeng makipagsabayan to sa mga NMAX, sa mga Aerox, sa mga 150cc sa local market. Kanina na testing ko, kasabay natin yung mga Sniper, NMAX, hindi naman tayo napag-iwanan. Fuel injected na rin siya. All LEDs, including the signal lights, tail light, headlight, makikita nyo yung kanyang DRL. Meron siyang daytime running light. So chrome finish, including the side mirrors. Side mirrors complemented the headlight na rounded din naman yung shape. And then, signal lights, naka-touch siya dito sa front fairings. Then, meron siyang daytime running light dito sa gitna, always naka-on. Standard fender, meron nakalagay sa fender niya na TCS, which means traction control system. And nandito yung switch niya sa tabi ng ignition. Standard telescopic suspension. And then, meron siyang reflectors dito sa magkabilang gilid. Ang size ng front tire niya is 110-70-12. Sa likod naman is 120-70-12. And then, meron siyang 4.5mm na disc plate. Ganon kakapal na hinawakan ng 2-pot brake caliper. Equipped na rin with anti-lock braking system or ABS. So ABS po siya, front and rear, dual channel ABS. Meron siyang LCD na instrument panel na may dalawang buttons for settings and trip meters. Meron siyang built-in na hazard switch, switches for headlight and park light. Yung electric starter, high beam, meron siyang passing ha. I-press mo lang yung kanyang low beam, then magpa-passing na siya. Yun yung pinaka-switch niya. And then sa midsection niya, makikita niya meron siyang built-in na hook para pag naglagay ka ng mga gamit dito sa kanyang footboard or yung gulay board. Tapos meron siyang built-in na USB port charger. And then napaka-spacious ng bulsa niya. Left and right malalim yung kanyang side pockets. Then sa mechanism pagka binubuksan mo yung compartment, footboard, meron siyang room for leg extension. So makakapag-extend pa rin tayo ng leg pagka nasa ride. Gaya niyan. Pwedeng nakaganyan, standard na riding position, pwedeng nakaganon. As seat height naman niya, meron siyang 760mm. So given my height na 5'4", pag inupuan siya, ganyan. Lapat yung pa ako, flat-footed. 5'3 and 5'2 I think kaya pa din naman. So very friendly sa mga Asian riders. Weight niya is 135kg. Then meron siyang wheelbase na 1,350mm. Pansin ko lang mas magaan yung front part niya sa weight distribution, mas mabigat yung sa likod. So pagka nagilin ka, naatakot kasi parang ang ganong manibela mo. And then meron siyang single tone na leather seat cover na may gray stitches. Tapos may pattern siya ng parang classic design. Tingnan natin yung compartment. Sa compartment, pag binuksan mo, nandito yung kanyang fuel tank, which has a capacity of 10 liters. And Bristol claims to have 40 kilometers per liter na gas consumption dito sa motor na to. Hindi ganun kalaki yung compartment niya, hindi magkakasya yung mga full face helmet. I think half face depende rin sa brand ng helmet na ilalagay mo. Then meron siyang built-in na top box bracket. So pwede ka pa rin maglagay ng top box. Mas mabagay dito yung mga leather bags. Passenger pillion foot pegs, ayan, manual siya. Hatakin mo lang, hindi siya katulad nung in-expect ko na foot peg na ipipress mo para lumabas. Kagaya dun sa Maxi Scooter na Fortress 400. Very elegant design, makikita mo na naka-emboss yung kanyang logo or yung emblem na may word na Vantaggio. And then design ng muffler, very classic. Nag-complement naman siya dito sa looks ng motor. Then meron siyang chrome finish din na heat guard. Patulog naman ng muffler niya, ito paparinig ko sa inyo. Sa suspension niya sa likod, meron siyang spring preload adjustable na 5 clicks depende dun sa bigat ng rider. Gamit ko siya for 1 month. Share ko lang yung riding experience ko. Napansin ko, medyo nakakatakot pagkalikuan. Kung nasanay ka sa mga sports type na scooter na nakakapag-lean ka ng matindi or nakakapag-banking, this one, medyo maninibago ka dahil nga magaan yung harap. Meant for ano to eh, city driving, kasi classic bike, hindi siya meant for high-speed cornering. So alam nyo na, depende sa driving habit ng tao. And overall experience ko rito, napaka-torky niya.
So first change oil as per Bristol 800 ml yung ginamit natin. Syempre Shell Advance 'yan. So available lang nga pala tong motor na to sa Bristol Motorcycles. So ano sa tingin niyo, Step Bro? Comment down below kung worth it ba tong motor na to for the price point or kung iko-consider niyo ba tong motor na to for your next scooter. Yon, kita-kits sa next video. Ride safe.